Yun eh, guest natin siya. Di ba naka, na, hindi ko masabing nakalakihan kasi parang di ako lumaki magmula no high school at anyway. So, mandala. So nakatandaan natin siya, no? Dahil dati, napapanood natin siya with Kuya Germs. Yung That's Entertainment, di ba? Oo, pero I was so surprised, actually happy to know na meron siyang ganitong napaka-noble na project. Mm-hmm. Hindi ba? Kasi honestly, bihira yata sa mga showbiz personalities natin yon. At saka, kung meron, ang unang ginagawa nila ay sumasali sila sa politika. Mm-hmm. Hindi ba? At dun sila gumagawa ng mga proyekto nila. Pero siya, she's just a regular citizen. Mm-hmm. And pero alam mo, there is something about the yung mga showbiz personalities na pag sila ang gumawa, parang masyadong na-heighten. Dahil yung mga fans kasi nila, kahit na anong gawin nila, parang, di ba? Parang kahit na gano'ng kaliit or ano, parang, para sa mga fans nila, oo, na-hype up. Talaga meron silang mga regular followers. Isa nga dyan yung aking best friend. Sabi niya, nako, best, pag hindi mo ko pinabati kay Ate She mamaya, sabi, hindi na kita talaga kikibuin. Si Agot, nakikinig ngayon. Sabi, hindi ako magla-lunch break. Eh, talagang ako, aabangan ko yung show mo ngayon. Sabi niya, at saka, invite mo siya for coffee, ililibre ko kayo. Sabi ko, sa tagal-tagal nating magkaibigan, never mo ko nalibre. Pero ngayon, ililibre mo ko dahil lang kay Ate Sherry. Sabi ko, pambihira ka talaga, Agot. Gusto, sabi ko sa kanya. Anyways, pwede ba para tuloy-tuloy ang ating mga usapan mamaya? Ibigay muna natin ang ating, sabi nga ni Kuya Jason, yung ating British accent na kasama dito sa Smiley Pinoy para mag-commercial muna. Ati Suzette, please. Salamat, Relly. Salamat, Attorney Faye at si Cheryl. Siyempre, balitang OA number 1, Deputy Administrator Jose Fino Torres, isa sa 10 Outstanding San Pablenios of 2013. Si Jose Fino Pin Torres, Deputy Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, ay pinarangalan bilang isa sa 10 Outstanding San Pablenios ng 2013. Ang Search and Award Committee ng award-giving body na ito ay pinamumunuan ni Chairperson Susan De Leon Obribiana. Binigay ang award kay Deputy Administrator Torres sa isang formal dinner na ginanap sa San Rafael, San Pablo City nito lamang ikawalo ng Mayo. Pinarangalan si Deputy Administrator Torres para sa kanyang di matatawarang pagsisilbi at pagtulong sa mga manggagawang Pinoy dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Binigyan pansin rin ng ang panahon at serbisyong ibinigay ni Administrator Torres sa iba't ibang ahensya ng Department of Labor and Employment, lalong-lalo na sa OWA. So, congratulations, Administrator Pin Torres. Back to you, Relly. Thank you, Suzette. Ayan, meron tayong mga good news. Siyempre, lagi tayong nag-uumpisa sa good news, Attorney Faye. Pero konti lang, generally, ang sabi daw po ng PNP ay nagkaroon naman tayo ng mapayapang eleksyon, no? Minsan tumataas lang yung kilay ko because of our experiences, pero generally peaceful naman, I must admit. So, thank God, at maganda naman yung naging result ng eleksyon natin. So, we also want to congratulate all the agencies concerned, no? And also, siyempre, siguro yung ibang mga good news, baka pwedeng sapawan na yun ng mas magandang good news na maririnig natin sa mas magandang guest natin, di ba? Tsaka alam mo, kaya ikaw talaga yung nandito, Attorney Faye, kasi mas kilala mo siya. So I'm sure magandang magiging kwentuhan ito, hindi ba? Pero para lang sa ating mga listeners na mga, 'di ba, yung mga ibang hindi mga listeners na kunyari hindi nanonood ng mga Tagalog movies at saka ng Dutch entertainment dati. Pero meron bang hindi nanonood, 'di ba? Kunyari. Meron bang hindi umaamin pero nanonood. Exactly. O sige, siya nga po ay kilala bilang isang singer at mula sa showbiz clan ng mga Cruz at Roses. Artista at singer na ngayon ay may paper weaving business na ang pangalan ay Paper For Now, na live Hood project ng mga nanay ng Barangay Zaniga sa Mandaluyong City. Very interesting, di ba, Attorney Faye? Mm-hmm. So, please do the honor of introducing our guest, Attorney Faye. Dagdagan ko lang yung sinabi mo kanina na sa That's Entertainment, yun yung medyo mas bata pa tayo. Uh-oh. But now, di ba, she has blossomed into a versatile actress. Yeah. Hindi lang magaling kumanta, hindi lang magaling umarte, kasi nakakagawa siya ng iba't ibang klaseng roles. Mm-hmm. At ngayon nga ay she turned into a mature person trying to help people, advocating for women empowerment and integrity of creation sa pagtulong sa ating environment. So kanina din nasabi mo na siya ay galing sa siya ay isang showbiz royalty, galing sa pamilya Cruz at ng mga Sonora. So ladies and gentlemen, lahat sa ating mga tagapakinig, it is with pride and honor that I
present to you a very dear friend, someone really very close to my heart, the very beautiful Michelle Sonora Cruz. Hey, hello. Good afternoon na pala sa lahat ng mga listeners ng Smiley Pinoy. Hello, Miss Relly, Fajardo, Miss Suzette, at sa lahat ng listeners. And thank you sa napakagandang introduction mo, Bess. At tulad ni Miss Fajardo dito, si Miss Relly, nais ko ring sabihin hello sa'yo, agot ang best ni Miss Relly. Kaya, sinabi mo ha, coffee on you. Pwede akong sumama sa coffee. Pwede, hindi ako hala. Hindi ako pwede ng ano, extra cake. And before, okay lang yan, mag-take advantage tayo. Paminsan-minsan lang, napaka-kuripot ng best friend ko na yun, ano, pwede ba? Before we proceed, really, I want to take this opportunity to greet all the mothers of Barangay New Zaniga, sa mga taga-SSDM, kay Miss Norma Lim of LST, sa lahat ng mga tumutulong sa amin, sa aming proyektong Paper for Now, Paper Innovations Livelihood Project, kay Ms. Lulu Ocampo, and most especially, nais ko rin magpasalamat sa lahat ng mga bumoto nitong nakaraang eleksyon para doon sa pinsan kong si Grace po na tumakbong senador itong eleksyong ito. Congratulations! At nanalo naman dahil po sa inyo lahat yan. Dahil sa inyo, dahil ginawa ninyo yung tungkulin ninyong bumoto. Hanggang ngayon nga, yung indelible ink ko hindi pa rin natatanggal. Kailangan nga namin magpamanipad ni Suset nung isang araw. At saka alam mo, kasama siya sa sample ballots namin ng Binhi Party. Oh, thank you. Yung salamat. Si Grace po, apat lang silang senators actually. Naku, maraming salamat. Lubos na natutuwa at nagagalak ang buo naming pamilya at ang lahat-lahat ng sumuporta at nagpagod. Hindi lamang ako, kundi lahat-lahat ng taong tumulong, nagbigay ng oras nila. At hindi lamang oras, pati kung ano man yung meron sila para mailuklok naman sa pwesto yung pinsan ko. Mm-hmm. Congratulations once again, Ms. Sherry. Maraming salamat. Ayan. I know, di ba, na matagal kang nagpunta sa Amerika, di ba, Ms. Sherry? Ilang years ba yung... Actually, I stayed there, Ms. Relly, for a total of 8 years straight. Mm-hmm. Tapos, that's where I fell in love. Nag-asawa ako afterwards at a very young age of 20. Si Dream Boy ba yun? Kala ko si Romy yun. I got married at the age of 22. I have a daughter by the name of Ashley Nicole. She's with her dad right now sa San Francisco. So, kamusta kayong lahat? Alam ko na nakakarating dyan ng Smiley Pinoy. Yes. Sa ating mga OFW workers na nakikinig at lalong-lalo na sa lahat ng mga nanay na katulad ko, Happy Mother's Day ulit. Hindi mo ba i-greet si Mr. Dreamboy? Hi! Mr. Dreamboy, gusto ko kung magpasalamat kay Mr. Na ngayon. Kay Mr. Snafu Rigor, actually, for that very, very popular composition of his. Kasi siya talaga yung Mr. Dreamboy sa history ng buong Mr. Dreamboy, dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ho nasulat itong napakagandang kantang ako, ito. Alam mo, Ate, siya, I just want to mention, memorize siya ni Agot, ha. Kaya lang, ito ang catch niyan. Ang problema natin, pag siya kumanta, naiiba yung tono ng kanta. Hindi mo maintindihan na yung pala yun. Anyway. Nagiging Mr. Suave na. Oh. Actually, really, I cannot take all the credits here sa Mr. Dreamboy. Gusto ko rin pasalamatan, of course, lahat ng tumangkilik sa awiting ito. Hanggang ngayon, kasama pa rin siya sa hanay ng Mr. DJ, Mr. Disco. Maraming salamat sa inyong lahat. At para sa inyo, novelty na rin itong kantang ito. At hindi na rin maalis sa history ng ating recording history dito sa ating bansa. Sa mga kabataan na nakikinig ngayon ng aming mga awiting OPM, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, lalo na sa pagpaborito ninyo at pag-like ninyo ng awiting ko, Mr. Dreamboy. Michelle, I'm so interested na paano mo na umpisahan itong paper business na to? Nakuha mo ba itong idea na to nung when you were still in the States, or how did it all start? Actually, Ms. Relly, it was really very simple. Probably, Si Faye and I are already friends for almost 4 years, no? Mm-hmm. Ngayon, when we met, I think I mentioned to her na gusto kong mag-aral ng weaving. But it didn't really matter what kind of weaving, whether if it was paper or kahit anumang pang-weave na po pwedeng gawin. Kasi di ba may mga banig din tayo na pwede nang i-weave, di ba? Mm-hmm. So yung I just wanted to learn the art of weaving. Maraming tapos, magaling yan sa atin. Tinanong eh, ko diba? Siya kung meron siyang kakilalang magtuturo. And luckily,
inaimbitahan ako para maging guest of honor dun sa Barangay New Zaniga where I started to learn dun sa kanilang Barangay Hall. At maraming salamat kay la Miss Eliza Cruz, yung mabuting asawa ni Kapitan Ed Cruz ng Barangay New Zaniga, kung saan ako nagpapatuloy ngayon tumulong. Mm-hmm. Actually, Miss Relly, this is really not business for me per se. It's more of my advocacy nga, katulad ng sabi mo, it is to help empower women mm-hmm. doon sa aming community kung saan ako tumutulong sa SSDM, no? Of Sacred Heart Parish of Welfareville. Tapos noon, gusto ko rin namang i-uplift at i-patronize ang ating mga Philippine-made products. Mm-hmm. Actually, yun lang kasing weaving, no? Marami talagang magaling na mga weavers din sa atin. Pero I'm surprised na ikaw pala yung naunang turuan doon sa barangay na yun. Diba? Ako siguro, hindi ko masasabing unang naturuan. Kundi ikaw yung unang natuto sa kanila. I thought it was the other way around, na ikaw yung nagturo dun sa community. I started as a student. Uh-huh. I started as a student. Pagkatapos noon, yung mga likha ko, nagustuhan ng ibang mga tao, mm-hmm. naging appealing sa mga sabihin na natin ng mga buyers, diba ganon? Kinailangan ko rin ng tulong. Mm-hmm. And I asked help from the people who were my classmates sa barangay. Mm-hmm. And eventually, nalaman ko na nakakatulong pala sa kanila itong uri ng oportunidad na ganito, no, na hindi lang makagawa, makalikha ng magagandang mga bags or mga gamit, kundi nakakatulong din sa kanila sa pang-araw-araw nilang panggasto sa kanilang buhay. Uh-oh. Bakit tinawag na paper now? Tama ba? Paper for now. Paper for now. Oo. At saan ang galing yung ano na yun? Yung, actually, isa yan sa mga suggestions ito, mabuti kong kaibigan. The basic ingredient kasi dun sa proyekto niya is to make paper. Use of recycled paper. And then recycle them mm-hmm. and turn them into functional and fashionable bags. Mm-hmm. I want to show Miss Relly. Yes, some. Yes, okay. Please, let's show her. Ano, kasi we're being seen live sa live stream natin sa internet. Yan. This is right now available, no? Itong produktong ito is available right now sa May Kultura. Mm-hmm. And recently, we have expanded na rin sa Aura. Nice, no? Mm. Sa SM Aura. Which opened yesterday. Which just opened wow, yesterday. Congratulations. So, nung isang araw, sabi ni Faye, kami nandoon, tapos noon, sumunod na araw, andun si Sarah Jessica Parker. Oo nga. Yes. At saka project, isa yan sa mga project ng aking kaibigan na birthday rin ngayon, si Liz Esli Sanchez, nagpapagreet siya ng happy birthday, oh, yung happy Magnolia. Birthday. And at the same time, meron isang kaibigan din si Attorney Cheryl daw, at Attorney Faye, kilala mo rin siguro siya, birthday rin niya ngayon. She's also one of the executive assistants of Grace Po, Miss Senator Grace Po, si Monique Esteva. Yan, birthday rin niya. Nakikisi lang lahat. Hi, Miss Monique. Yeah, kamusta kayong lahat? Congratulations sa buong team ninyo, sa Team Grace. Yun. Oh. Well, itong produkto na to, no, kasi una-una related siya sa, hindi lang dun sa women empowerment, eh, di ba? Kasi related pa rin siya dun sa kung paano natin i-recycle yung mga papers. So, environment ano rin siya, project rin siya, di ba? And one more, idagdag ko lang, aside from empowering women and preserving the environment and protecting the environment, we also advocate patronage of Philippine products. Yes. Which I said earlier. Kahit na ito, meron kasi may mga iba impression if it's made, it makes use of paper. Mm-mm. Parang sympathy products lang eh. Uh-oh. Na sige, bibilihin natin para yun na yung tulong. Uh-oh. Pero hindi kasi, we make it a point that the products that she makes are world class. Mm-hmm. At doon mapapakita ang galing ng Pilipino sa paggamit ng paper weaving. Oo. Alam mo, mahirap kasi yun, no? That's very challenging. Kasi, syempre, paper is still paper. Lalo na newspaper pa, di ba? Recycled paper. Ang hirap mong gawing maging maganda yan. Di ba? So, talagang kailangan ng creativity to do that. And yet, I've seen this product and you've showed me some products also before, ano? Oo, in the past. Ang ganda ng mga produkto nyo, Attorney Faye. Lahat yun, design niya. Kaling-kaling, diba? I'd like to take this opportunity na rin, really, na meron din kaming ibang mga produkto namin that's available, no, sa cash and carry dito sa Makati. Mm-hmm. So, please do visit cash and carry and
hindi lang sa SM Kultura dun sa Aura, kundi also in Makati, also in MOA, at saka also in Mega Mall. And hopefully, soon to expand in more branches. Mm-hmm. Kasi usually, ang problema natin sa mga ganito mga livelihood projects, no? I've been through a lot of mga livelihood projects with our community. Tapos, lalo na with Zonta, yan ang isang mga, yun din sa Zonta International, yan yung naging experience namin, is nahihirapan kami lagi sa marketing. Mm-hmm. Diba? Kasi mahirap i-market yung product dahil most of the time, yung quality kasi, no? Oh, yung quality control yung talaga quality dapat, sobra kang ano doon, tutok doon. So, meron nga ngayong organization, in fact, na ang ginagawa naman nila is tinututukan nila yung mga iba't ibang mga organizations ng women, no? Na meron ng mga existing products sa community nila, and then tinutulungan nila mag-package at saka mag-market. No? Meron sila mga iba't ibang outlets, tapos nilalagyan nila ng brand nila. No, parang ibig sabihin kasi, pag yung brand na nila yung ginagamit, ibig sabihin, it already passed their quality control. Mm-hmm. And it's world class. Galing. No? Uh-huh. Oo. So, it's the same thing. No? And I think malaki yung maitutulong nito. Sana ma-expand pa to sa mga ibang community, sana. Hindi lang sa Mandaluyong. Kasi ako particularly, that's why I'm interested, I have a group in Nueva Ecija na mga kababaihan. Oh, that is nice. Oh, Miss Relly, to hear, no? Talagang we're looking forward kasi right now, no, nakakatulong na rin kami sa mga nanay sa merong sapampalay. Mm-hmm. That's courtesy of the pioneer of paper weaving, which is no one else but Miss Lulu Ocampo D. Lulu Ocampo na nag-start nito some 18 years ago. Mm-hmm. And it is a privilege na maging instructor ko siya, maging teacher namin ng mga nanay, at talagang iba siya magturo, at ganoon na rin naman si Miss Liza. And I guess when you really have talent, no, all you have to do is to be encouraged by the people closest to you, if not the people closest to you, your friends. Mm-hmm. Kasi yun ang gusto ko para sa mga nanay na tinutulungan ko, who are members of SSDM. Kasi in order for them to work with me and to work with us, nila Faye, they really have to be part of the group. It's not to exclude other people or anyone, but it is just kasi proper to go through those channels para alam namin na they are part of that. Not naman because we don't want to help. Mm-hmm. But it's better talaga kung grupo sila ng SSDM kasi yung priority namin is to help those people. What's SSDM again? Social Services and Development Ministry. Doon sa Sacred Heart of Jesus Parish in Welfare. Oh, so that's an organization organized by a parish. Mm-hmm. Okay. Headed by Mrs. Pastoral Parish Council. I see. Okay. Nakakatuwa lang, ma-share ko lang yung isang kwento ng isang mother. Tinanong namin siya, sabi namin, oh, what is your lesson learned dito sa livelihood project? Meron ba namang naitutulong sa'yo yung paggawa mo ng bags? Sabi niya, ang lesson learned daw niya is, it just takes one person to trust that I can do it. Oo nga naman. Diba, at magkakascade na yun sa pamilya ko kasi I'm able to help bring food on the table for my family. Yeah, oo. Minsan, you just have to encourage them, eh, no? Kasi para magkaroon din ng confidence. Mm-hmm. Yun nga rin. Oo, kasi syempre, I guess it's more of like, ayoko yung nahiya sila sa sarili nila because ang feeling nila hindi sila karapat-dapat or nailang sila dahil sa estado ng kanilang pamumuhay, di ba? Hindi ganon. Kasi being an actor naman, what I've learned in this kind of profession is that I can deal with people no matter what class of life they are in or they are from, whether from A or dun sa E natin ng mga class. Kasi nga, pag ikaw, tao naman tayong lahat and kailangan matuto rin tayo makipagkapwa. Mm-hmm. Hindi naman yan sa kung anong edukasyon ang ating nagawa or na-attain natin sa ating buhay, di ba? Or kung ano yung anong agwat ng ating kayamanan sa kanila, kundi it's just being a person in touch with other people and knowing na lahat-lahat tayo kung ano yung mga basic needs natin, love, the encouragement and the belief of our families and our friends, di ba? Yun yung pinaka-importante sa akin, and knowing na there is one greater person, and not even a person, one God who sees everything, who sees everything here in the world and knows na one day we'll reunite with Him. So, yung akin lang, all for the greater glory, yung aking ginagawa. Amen. With the help of everyone else.
That's very nice, ah. Kaka-post ko lang sa Facebook nung sinabi niya nung isang araw. Parang, kaya tinitingnan ko yung cellphone ko. Parang pareho yata yung sinasabi diba, sabi ni Sherry. Sabi nila, di ba, great minds think alike? Oo, ganun ba yun? O sige, pabalta natin. Wag lang, yung not only great looks, minds, pwede great, great looks. Looks? Parang mas gusto ko yata yun. Ganyan yung great body. Ay, Miss Relly, nais kong batiin ang mama ko, si Miss Rosemarie. Hi, Tita! Actually, she's leaving already it's tomorrow. It's an honor, ha? Nakikinig sa atin. Si Tita nakikitita na. At gusto na ko siyang pasalamatan kasi pumunta siya dun sa event namin sa Kultura na ginawa sa Makati the 2 weeks ago, no? Very supportive. That was 2 weeks ago. And I also would like to thank na rin si Brian Llamanzares, ang aking pamangkin, anak ni Grace, na nag-attend din ng event during that time in Makati for Crafts for a Cause. Mm-hmm. Bago tayo lumayo, gusto ko lang idagdag tong ano, kaya hinanap ko pa to sa cellphone ko. Diba? Kasi gusto kong dagdagan, gusto kong, ituloy yung sinasabi ni Michelle kanina. Kasi diba, all too often, na-underestimate nga daw natin yung power of touch. Mm-hmm. Yung smile, mm-hmm. yung kind word. Diba? Just to hold a hand can make miracles. Yung someone who will listen or a compliment, no, to encourage someone, yung mga smallest act of kindness. Na sinasabi mo nga kanina, Attorney Faye, na nagkakaskid yan, no? Yung parang, yung maliliit na bagay na hindi natin napapansin, yun pala yung nagpe-pay forward dun sa mga ibang tao, no? Kasi na-appreciate nila masyado yung ginagawa mo. So, you really cannot stop doing something good as long as you can, no? As much as you can. A smile can do wonders, eh. Yeah. Okay, diba? Minsan ako, kahit mag-isa lang ako, nakangiti ako. Ako na dito si Jason, sinabi na sa'yo, medyo delikado ka na. Yan. Tapos, alam mo, ito bang business na to, gano'ng katagal na ba siyang naglalast? It's going to be 4 years na ba since one you met year pa lang. Actually, mag-iisang taon pa lang kami, but napakaswerte namin dahil twice na kaming naging part ng Manila Fame, which was held in MOA. And it's a very, very big privilege for us na kahit na apat na buwan pa lang kami dito sa Paper for Now Livelihood, yun sa Paper Innovations Livelihood Project, ay naanyayahan na kami na mag-attend at makisama, makiparticipate, pati sa Congressional Spouses Trade Fair Show dun sa merong SM EDSA, no? Nabigyan na kami ng mga pagkakataong lumabas dito, pati sa ibang mga bazaars, and yes, may mga bumibili na rin mga kliyente from other parts of the world. And I am very proud naman dahil kapapano, bale, ang sinusuportahan nila yung gawa nating Pilipino, and not only that, it was really a pleasure bumping into Mr. Johnny Litton, who's a good friend of my mom, mm-hmm. nung nagbukas yung SM Aura. Nakaibigan din pala ni Miss Faye, no? Because siya yung... Faye, you're all around. Honorable daw yung damon, eh. You're all over. Natuwa lang ako because he's also an advocate he's patronizing and helping our Philippine-made products din. Mm-hmm. Lalo na sa kultura. So, ang gandang malaman nito na pati siya ready tumulong sa aming mga nanay, pati sa mga nanay na tinutulungan ko. Idagdag ko lang na sabi niya wala pang isang taon itong livelihood project na ito. Mag-iisang taon pa lang, di ba? Itong June. Kasi she started learning the craft in June of last year. Mm-hmm. Yeah, right. We met sila cap ng May. Tapos she learned the craft. Everyday tutorials yan, ha? Araw-araw, 8 to 5. Mahirap gawin yun? Mahirap mag-weave? Parang siguro sa hindi interesado, mahirap. Pero ganun? For someone who would want, who likes to do. Eh kung si Michelle, nahirapan, baka pag kami ni Suset. Hindi siya nahirapan nga. Ah, ganun. Kasi kung kami ni Suset ang gagawa niyan, mag-aaral, baka imagine it will take mo, us a month bago. First day niya nakagawa siya sa bago. Miss Relly, for you, ito, para sa iyo ito, it's one of the new... Dapat niya kami yung may regalo sa'yo, di ba? Cosmetic! Meron na, salamat sa Smiley Radio. Ito naman, little souvenir from us, a Paper for Now. It's one of our new products. Nice. Pwede mo dyan ilagay ang kikay things mo. Naku, marami yun, di ba? Ang
na ganda. Oh, para maalala mo rin, yung newspaper ninyo na halimbawa hindi nyo na siya kailangan, bigyan nyo na lang po sa amin. Or siguro i-course through nyo na lang dito kaila Miss Relly, kaila Miss Suzette para maibigay sa amin ni Faye. Yeah, sure. Yan, ha? Mga listeners natin. Oo. Yung mga listeners natin. Actually, hindi lang newspapers. Gumagamit newspaper, na rin kami ng diba? Magazines. Wag lang yung mga maninipis na parang ano yun, yung Japanese na paper. Kasi ano siya, mabilis siyang masira. Oo, napupunit siya kaagad. Jason, pwede mag-intay ka. Mamaya pag-uusapan namin yung ano, yung love life. Pero dito muna tayo sa project. Ikaw talaga. Kung nandito yun, sigurado, abot na naman ang kantsaw ko dyan eh, diba? At saka, hi Jen, yung classmate ko sa Rotary. Ayan, nagtitext siya dito sa ano, sa Smiley Pinoy. Matagal ka na ba nagkaroon ng negosyo, Michelle? Actually, there's another one, no? Which is Yeyeng's. It's food naman. Sa States mo ba yon? Nagkaroon ka ba ng business sa States? Dito? It's more of a, katulad ni Faye, nagturo rin ako. After, nung time na nagkukulehiyo ako for marketing, because that's my major, nagturo ako ng math. Very far from what I'm doing, di ba? Pero hindi naman ako kasing talino ni Mr. Coco Pimentel, ni Senator, di ba yun? Na sobrang, whiz, no, sa mathematics. But I held my own. Sa kolehiyo yun. Tapos noon, I worked also a 9-to-5 job sa San Francisco, sa construction business naman. Mm-hmm. So, ako at saka yung asawa, miss na kita, and parang ano, nahirapan din yung kapatid ko, yung bunsong kapatid kong si Patrick na nasa Amerika. Nahirapan siyang sabihing Cheryl, kaya Yeyeng. Oh, parang mga pamangking ko, tawag sa akin Mama Yey. Hindi nila ma-pronounce. Hindi nila ma-pronounce 'yun. Kaya Mama Yey. Yan, ngayon ang tawag niyan sa akin. Hanggang sumatumanda na sila. Yun na rin ang tawag nila. Oh, dalawa lang yan. Either Mama Yey or Mama Ganda. Wow! Mas galing ka na. Pag sumisip-sip sila at may kailangan, Mama Ganda. Nagmamaganda! Maganda! Kasi hindi ko sila papansinin pag hindi nila ako tinawag. Lalo na pag wala ako sa mood. Yeyeng's pala. Ang cute naman. Anong tinitinda dun sa Yeyeng's? Anong kind of food? Mga Hong Kong noodles, ganyan, Hong Kong noodles, mga diced, kopya, yes. At iba pa, kasi meron din mga drinks, mga coffee jelly, ganyan, mga buko, ganyan. Ikaw nagluluto niyan? Saan nang galing yung mga recipe? Actually, merong nagtuturo sa akin, tapos, ine-enhance na lang namin, and kung ano-ano yung mga aming nila, kumbaga, yung nag-experiment kami, but not to the point na experiment, parang ginipig yung pagtitindahan. Hindi, kami yung nag-experiment among ourselves tungkol dun sa aming mga bagong ilalabas. Pero it's more of food na nakasanayan na nating inumin at bilihin sa mga dito sa mga kababayan nating Pilipino. And they're para sa masa. Kasi naalala ko nung, 'di ba, meron akong Smiley's Chicken Wings and Waffle. Nung dati na asan na siya? Bago mag-umpisa natin 'yan. Yung mga chicken wings 'yon. Alam mo, nasusuka talaga yung mga tao literally na sa bahay sa kakakain nung nasusuka. Nagtutupad tasting kami kasi isang taon 'yon na talagang patikim ako ng patikim ng waffle, nakailawang iwa ko ilang daan. Talaga original. Original na recipe talaga lahat 'yon. Kaya oo, kaya yung mga tao, ako nga rin minsan parang ayoko na siyang makita. Alam mo yun? Pero parang kagaya namin. Oo nga, ba't niya gano'n? Pag ikaw yun ang maano. Pero araw mo sa tinitikman. Kahit diba try ka ng nasaan try? Nasaan na ba yan yung Smiley Wings na yan? Mamaya malapit lang yan. pero yun lang talaga yun natuklasan ko. Is talagang people cannot live without food. Oo. Lalo na sa atin Filipino. No? Like ako, yun lang naman talaga yating pinakabisyo ko sa buhay ko. Kasi I love eating. It's the experience of eating. Di ba? Hindi pa lang. Kanina, great minds think alike. Great looks. Ngayon, great minds and great looks, they eat together. Oh, yeah. Pwede, di ba? Ako talaga, I go around. Kaila Shani, kaila Maan, kaila Christine, kaila Judge Hilda. Kamusta kayong lahat dyan? Mga kaibigan ko, kabisado ko. Yan lang talaga. Pagka hindi ako pinakakain, nagiinit na ulo ko. Yung zombies na ko, andyan, nakikinig rin sila ngayon. Talagang, kung gusto mo raw na mapasmile mo ko, hahanapan mo ako ng masarap na pagkain. Kasi, I enjoy the experience of eating, di ba? Especially with friends, di ba? Kasi that's the
most beautiful thing that you can share amongst friends eh. To eat together eh. Mm-mm. So mamaya, parang nagugutom tuloy ako. Saan pa yung yeyengs? Pwede ba tayo kumain dyan, ma'am? Sige, minsan, ka namin ng yeyengs, kay Faye. Teka, bago tayo magutom ng gusto, bigay ko muna nga kay Ate Suzette para sa another British accent niya. Kailangan natin maghanap buhay. Ayan, British accent. Salamat, Relly. OWA Regional Welfare Office, nagkaroon ng staff development training. 18 staff at personal na OWA Regional. Labing walong staff at personal ng OWA Regional Welfare Office 8 ay nagkaroon ng staff and development training sa Talisay, Hinunganan, Southern Leyte noong May 3 at 4. Ang nakarang training ay ginawa para mas lalong tumibay ang teamwork sa naturang ahensya. Si Supervising Administrative Officer Juliet Z. Tan ang naging facilitator. Tinalakay ni Ginang Tan ang core principles ng team building para sa magandang komunikasyon at paghahanap ng solusyon sa mga problema. Hinimok na ni Regional Director Norma Del Rosario ang mga participant na magkapit-bisig para maging mas productive pa ang ahensya. Bawat participant ay nagbibigay rin ng kanilang pananaw kung paano pa mapaganda ang kanilang pakikitungo sa isa't isa ang takbo ng naturang ahensya. Back to you, Relly. Thank you, Suzette. Ikaw ang the best. We greet daw natin yung nag-text. Magandang araw po kayo sa inyong lahat. Pakibati naman po ang aking nakababatang kapatid na si Benedict Dumaliang ng Cainta, Rizal. Birthday niya po ngayon. Salamat po from Victor Dumaliang. Uy, meron na tayong listeners. Hindi ko kaibigan yan. Happy birthday, Benedict! Hello, meron na. Nadadagdagan na. Pero mag-text mo po kayo para ma-encourage naman kami na merong mga kaibigan na nakikinig sa amin kahit hindi namin sinasabihan or nililibre. Ayan, kasi niloloko ako ng mga kapatid ko minsan tsaka ng mga kaibigan ko. Wala naman nakikinig sa'yo dyan eh. Kayo-kayo lang. Pwede rin ba akong bumati? Oo naman. Kasi ito yung mga police officers na matyagang nag-e-escort minsan. Sa'yo? Ano, pag-traffic, ganyan. Bakit? Ba't ikaw may escort, Attorney Faye? Magagalit siya si Pinoy niyan. Hindi naman escort. Parang... Madalas siyang hulihin. Hindi maligaw. Ako din dapat dahil ako laging naliligaw. Si Police Officer Rafael Concepcion Jr. at Rodrigo E. Centeno Jr. Mm-mm. Diyan sa Caloocan. At saka kasi, nakikinig yung mga fellow Rotarians ko, yung mga first class president. Kasi on Monday, meron kaming brigada eskwela. Yan, sa Manila Science High School. Magdalaro kami ng latex paint. Latex paint. Ano ba yan? Ayan, dahil may photo op daw. Yung pala yun, kaya kami pinapupunta dahil sa photo op. Hindi para magpintura talaga, no? Ayan. So, gusto ko lang amoy ng pintura niyo. Maglagay ka ng ano? Takip sa ilong. Ayan, 8 a.m. daw yon on Monday, May 20 sa Manila Science High School, Taft Corner, Padre Faura. Ilo-launch namin yung Manila Area Project namin to rehabilitate and adopt an educational historical landmark. Yan. Oo, yan. Binati na kita. Yung host club namin dyan ay si headed by our first class president, si Mary. And birthday niya rin. Kaya happy birthday, Mary, classmate. Yan. Michelle, balik tayo dun sa project natin bago tayo pumunta dun sa pinakamas interesting mamaya, yung love life. Diba? Siyempre, hindi pwede mawala yun eh. Pero, ano pa na... Kaya ba napili yung dun sa barangay, yung community na yun? Dahil nga sila yung nag-start nun. Ganun ba yan? Parang tinulungan mo lang sila na mag-market nun ng existing product nila. Tapos, in-improve nyo yung product. Ganun ba? You could say that for one, dahil dun ako natuto mag-aral. So, gusto ko rin namang tulungan yung mga proyekto nila Ms. Sherlyn, no? And Ms. Liza. And hindi lang yun. Probably it's because... through what I was doing, no, dahil ang dami-dami kong naiisip na mga inspired by mga iba-ibang mga designers na bag, and some yung mga original creations ko gusto kong pagsamahin, i-collaborate yung different fabrics with our recycled products, 'di ba? Yung ganyan. Tapos noon, yung nagawa na like this one, no, this is a jewelry case, mm-hmm, no. Para siyang pwede mong ihang. Uh-oh. So ganito siya, pag binuksan mo, ganito. So, pwede mo siyang ilagay dito sa loob. Tapos, pwede mo rin siyang ihang dun sa door or dun sa merong parang hook, di ba, sa merong door mo. And you can also bring it with you sa
if you're traveling, para ilagay yung mga important jewelries or whatever na kakikayan. So I'm sure, no, yung nung nag-start kayo dyan na matuto kayo, kaunti pa lang yung product line niyo. Diba? Siguro, no? Baka actually, kayo na yung nag-improve ng quality, kayo na nag-innovate ng mga iba-ibang. Yeah, oo. So, maidagdag ko lang, when you asked earlier about how it started in this community sa Mandaluyong, kasi right after graduation, syempre may mga kaklase siya. So, naisip naman ni Miss Cheryl, pagkatapos ko matuto, what do I do with it? Nalaman ko lang ba siya for my own personal consumption? O hindi ba mas mabuting ma-share ko pa yung talents ko and help others? Mm-mm. So that's the time na she decided to seek the help of Mrs. Norma Lim. Now, and we mentioned earlier, she's heading yung SSDM. Yes, and I'm very fortunate kasi buong family ni Mrs. Norma Lim, ni Tita Norma, Tito James, they're very, very supportive. And it's not only because they are supportive, they're really, really charitable and generous people dun sa community nila. Kilalang kilala sila, and I'm proud to be working alongside one of the people that I really respect in my life, si Tita Norma, kasi biro mo PayPal awardee yan, and bihira maging PayPal awardee. Mataas ang ano ko sa kanya, ang nakukuha kong inspirasyon at yung kanyang pamumuhay, tinitingala ko rin, and karespeto, everything that she does naman. Not only the way she runs her household, kundi the way she really helps people is immersed siya dun sa pagtulong niya na hindi mo na mabibilang kung ilang tao yung natulungan niya. Mm-mm. Which is, mas totoo pa yon sa mga tao or mga fictional na mga stories that you hear about. Na ito talaga nakikita mo through your eyes, eh. Minsan kailangan lang naman talaga natin ng inspirasyon, ano? Oo, kasi yung when there are times na talagang nadi-discourage ka na parang wala na, hopeless na, di ba? Nararamdaman din natin yan personally, di ba? Lalo na ngayon, yung after election, talagang minsan nararamdaman ko yan. Pero you go back doon sa mga tao na kahit pa paano, no, nagbibigay ng inspirasyon sa'yo, kasi hindi nagigive up, no, never say die, and yung gumagawa dahil gusto nilang gawin, dahil masaya sila na nakakapaglingkod sila, hindi, not for anything, no, hindi, walang pang sariling interest. Oo, hindi nag-aantay ng kapal yun. Oo, and very rare yon, dahil kuminsan parang pwede na lang nasabihin natin na wala namang mangyayari, bayaan mo na lang. O kaya, what's diba? In it for you, diba? Yeah, kumbaga, madalas, yun ang nakikita or yun ang usapan na, oh sige, you scratch my back, I scratch yours. Ano ba yung ating parehong makukuha natin dito? So, it is very, very priceless what I've learned from this experience. And since I'm already here, sabi ko, kung hanggang saan to aabutin, alam to ng Diyos, di ba? Bahala na siya kung saan niya to dadalhin. Basta para sa akin, ng intention ko is not only because I want to inspire or to help or to uplift women's lives and their way of thinking about themselves, no, in general, yung kanilang self-esteem, lalo na pag alam kong minamata kayo or minamata sila dahil nga hindi sila mayaman or hindi sila edukado, di ba? Ganon. Kasi tayo naman, basta na mamabuti yung kalooban mo, may paniniwala ka sa Diyos, at marunong ka talagang magtrabaho, talagang ano ka, dibdibian ka, tsaka seryoso ka sa trabaho mo, meron naman talaga makaka-appreciate yan, eh. At sana mas maraming ma-encourage sa sinasabi ko ngayon, kasi nga, hindi lang naman sa community ng mga less fortunate nating mga kapatid, no, sa ating mga komunidad, sa ating bansa, kundi
marami rin naman sa aming estado, sa aming kategorya na nakatulad din ninyo na nararamdaman, hindi lang kayo yung nalulungkot. At lahat tayo, tao, kaya mga kung ano mga nararamdaman nyo, nararamdaman din namin. Kaya hindi naman lahat kami manhid, di ba yun yun? Pero ikaw ba, wala ka bang planong pumasok sa politics? Actually, Miss Ellie, nakakatuwa dahil maraming nagtatanong sa akin, because you're doing this livelihood project, are you running for a seat in politics? Sabi ko kay Faye, it's the farthest thing from my mind. Right now, my intention is to help people and to do it little by little. Ngayon, if that is the direction that God wants me to pursue, then we'll cross that bridge when I get there. Pero dito sa project nyo na to, ano ba to? Is it in coordination with the local government unit or purely NGO lang? Purely. Yung SSDM lang talaga. Purely NGO talaga siya. Parish Pastoral Council. So, walang kinalaman yung mga local leaders natin. Hindi kayo nakikipag-coordinate sa kanila dun sa mga ganun. If they want to donate mga papers sa amin, pwede nilang gawin, but we really don't, only informally. Informally. Yeah. So, hindi yun talagang direct yung partnership. Ano? Ilan ba yung women na involved dito sa project? Right now, there's a bit, mga 15 to 17, ganyan, at the most. And then, syempre, pag halimbawa, sinisipag sila, di ba? Kasi pag ikaw naman, it's a livelihood project, they come at their own time, their own pace. They work in their homes. And what they literally do is to bring the finished products doon sa opisina, which we pay for. And every day, kung sino man yung pumupunta doon, we do pay them every day from Mondays to Fridays. So, walang quota yan or ano. Basta kung meron silang natapos, dadali nila doon. Binabayaran nyo na lang. Mm-hmm. Oh, parang binibigyan nyo na lang. Kasi partnership ito with them eh. They're not employees, they're not workers. Mm-mm. But it is a partnership sa livelihood project. And I would like them to know then, di ba, na as we are going along this road, na lahat sila may stake dito sa proyektong ito, because kaya nga co-op siya, no? Uh-oh. We've best sought out yung co-op na way, no, for this livelihood project. Kasi nga, at least sila would be participating and they would know yung responsibilities nila, how to go about and how to be more dedicated dun sa kanilang pagiging part nitong cooperative na to. Mm-hmm. Tapos ito ba, what if merong mga communities out there, katulad nung sinabi ko kanina, no, na meron kaming women organization and they want to learn how to weave yung mga products nyo, di ba? How do we start? How do we go about it? Di ba? Wala ba bang ganun? I'm sure naman na we'll be able to get a schedule with Miss Lulu Ocampo. It's just that, di ba, she travels around the Philippines, not only here, but she also helps people from abroad, yung mga OFW workers natin. Mm-hmm. So, natutuwa rin ako na nakakaabot dun hanggang Hong Kong, di ba? Mm-hmm. And then, she just called me nga recently, and I'm sure naman na isang sabi lang ni Faye, sa kanya, kay Miss Lulu, tutulong ka agad yon. Siguro what we tapos ang magiging market na lang natin is yung mga outlet niya. At masaya rin ako, really, kasi hindi lang naman like the women from Sapampalay or Mandaluyong yung natutulungan namin dito. It's also the people from mental institutions. Mm-hmm. Pati yung San Juan City Jail, because sila rin, gumagawa rin sila. Made them from there. Okay. So if people from your group would want to learn, pwede natin siguro request tayo ng time kay Tita Lulu. Uh-oh. Tapos send lang siguro your emails to paperfornow@gmail.com. So, we could further get in touch with you. Yes. Siguro, no? Kasi ang amin lang talaga, it's not because, it's not on our schedule. It's just Miss Lulu's schedule that we are actually looking at. She's the best teacher. Oo. Mm-hmm. I'm sure. And I'm also assuming na the business is really doing good. Kasi padagdag kayo ng padagdag ng mga outlets ninyo in such a short period of time, di ba? So, lalo na siguro kung mas maipopromote pa natin siya at malalaman ng mga kababayan natin na this is also helping empower the women, no? Yes, may social relevance. Yes. Hindi mo ito binibili. Hindi masasayang yung pera na gagastusin mo kasi hindi mo lang siya magagamit at hindi lang siya basta maganda. Kundi, alam mo na may natulungan kang tao pag binili mo ito, di ba? I mean, ang daming kasama dun sa binili. Yun ang pinaka-importante, Ms. Relly. Yung kung saan yon napupunta, whatever it is that the money that they actually buy or help in buying the product, no?
Kasi yun, napupunta yun talaga, alam mo, napupunta yun sa mga nanay eh. Marami siya talagang matutulungan yung mga pamilya nila. At hindi lang yun, alam nyo na galing yun sa kanilang mga kamay at work yun ang love. Mm-mm. It's done by the hands that are loving. Malaking bagay yun. Kasi diba? It's not all about money. Yeah. It's not really profit-oriented. Because at the end of the day, kung sino yung mga taong natulungan mo at alam mong napasaya mo, baka mas fulfilling yun than just purely counting what you have in your hands. I totally agree. And pero ito ba, so, syempre, dahil ba dito? Siyempre naman, no? Siguro, ang maganda dong part is the prestige that it has, diba? It has, alongside with it, comes with it. Yun yun. Pero, hindi ka na siguro babalik ba ng Amerika niyan because sana naman ba, 'di ba? Sayang naman 'to, 'di ba? Wala ka na bang plano? Hindi, nagpaalam lang ako to get lang my daughter kasi malapit na siyang pumasok sa school, 'yun lang 'yon. But ano, you're planning to stay here for good? Of course, it's just a short ano lang, 2-week trip lang just to get my daughter, to visit my mom. Mm-mm. My mom is listening, ma, pupunta pa ako sa Seattle, 'di ba? So, ano naman, it's a long time since I visited my mom dun sa bagong home niya sa Washington State. So, I also want to see yung bahay dun. And I want to visit also my stepdad and be with family there. At makita rin yung bunso kong kapatid na si Patrick before I leave for Manila because I'll be starting a project soon. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung saan station, but then meron ng project soon sa mga genetics. So, Shenatics ba ang tawag? Shenatics sa mga original Cheryl. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat na nagla-like sa amin sa Facebook, sa fanpages, sa Twitter, pati sa Instagram. Marami na, no? Social networks, di ba? Mabuti na papagkasya mo yung oras mo, no? I mean, may mga shows ka pa pala, and then, or you're doing this, and then you have the yeyeng, di ba? Your hands is really full, di ba? Punong-puno ang plato ni Miss Cheryl Cruz. Actually, there's this famous line doon sa Amerika na gusto ko lang i-adapt para sa sarili ko. It's not because, gusto ko yon, but the thing is, it just applies to me and to probably people who are, like me na maraming gustong gawin. Be all that you can be, di ba? Yun yon. Mm-hmm. It's one motto Paano na yung love life? Diba? Kasi pa, diba, pwede na nating ipasok yun kasi if you're doing all of these things, paano naman yung love life, di ba? Ayaw mo nang hanapin kasi... Hindi mo mong hanapin, dadating yun. Paano pag baka nandiyan na nga, katulad nung sa akin, baka naliligaw lang, ha? Naku, parang pang si Suzette yan, nanay ko, lahat ng mga ini-screen muna, ito bawal to, ganyan. Kaya siguro probably dahil minsan yung mga kaibigan ko, really, alam na nila yung pinagdaanan ko and they know what kind of a person I am. Ayaw nilang masaktan ako at napagdaanan ko ulit kung ano man yung mga nangyari before, so they just want to make sure lang na if ever, so you're saying na ngayon wala pa, so ngayon hindi rin ako naghahanap, so marami yung mga open pa, so I'm sure mga listeners natin dito, basta po pumasa kayo sa kaibigan kong si Faye, si Sherry, si Christine, apply muna kayo, si Judge Hilda, si Relly siguro, at si Suzette, then okay na kayo. Namadami niyo pagdadaanan. Nagdadaan siya. Bunas ng kalayom. Sa maliit na butas. Sabihin naman nila, sobrang naman, susungit naman ng mga kaibigan mo. Sabi naman sa akin ng isang kaibigan, huwag ka ng choosy, matanda ka na. Sabi ko, hindi tayo tumatanda, no? Sabi. Dapat choosy kasi yummy. O, di ba? Hi, Jerry Yon! Sa mabuting asawa ng kaibigan kong si Faye at sa lahat ng mga nandun sa Hotel Rembrandt. Pati sa Ombudsman. Sobrang ikli ng oras natin. Sabi nga nila, uy, marami namang daw nakikinig. May nag-text na marami naman nakikinig sa inyo, kaya lang kulang daw lagi yung oras. Kaya next week, no, baka ma-move na yung time slot natin ng 11 o'clock hanggang 12:30. Ay, watch out for Israeli, that next Saturday. Nais ko palang batiin si Miss Patricia Fortuno, isa sa mga OJTs namin, galing dyan sa Cavite University. Hello, State Patricia. University. Thank you for listening. Yes, maraming salamat na rin kay Claudine at kay Vanessa. Pareho ring OJTs na kasama niya doon sa Cavite State University. Maraming salamat sa kanilang mga guro, sa dean nila na...
na kami yung kanilang pinuntahan at they chose us to work with para sa kanilang mga OJT students ng IT, and I think they are the best also kasi 12 lang sila na pumasa doon and they got an average of 1.25 I think. Yeah. Tsaka nanonood daw yung mga tiga MGM, yan, Global Kids. Kay si Beng, si Box, si Ryan, si Evelyn, si Joyous. Ayan, batiin daw natin. Hi sa inyo! Ngayon lang may pumasok na text. Huwag po kayo mag-text sa Globe ko. Mahina po ang signal dito. Mag-text po kayo sa ano, sa hotline po ng Inquirer. Ayan. At saka, Miss Cheryl, I'm sure marami kang na-inspire ngayon eh. Diba? I mean, ano bang, meron ka ba nakikita 5 years from now? Ilang outlets na ba yung nakikita mo? Are you, naiisip mo ba na mag-venture pa ng ibang mga product lines, no? Pwede ba magkaroon ng sapatos? Masarap na. Alam mo, masarap talaga mangarap. Marami akong pangarap. Meron na akong chinelas na ginawa, courtesy of Miss Lulu. And meron din akong kaibigan from St. Paul's na meron ding pag-aari ng paggawaan ng sapatos. So who knows, 'di ba? Who knows? Sabi nila hindi naman daw masama mangarap basta ikaw masipag ka naman, nasa tao gawa, nasa Diyos ang awa, 'di ba? Pero marami pa rin tayong gawa na kailangang gawin at pakita, and I guess naman hindi naman tayo pababayaan ng poong may kapal kasi kung para naman sa kapwa natin at para sa ikabubuti ang ating mga ginagawa, ang ating mga iniisip, ninanais, hindi naman siguro malayo at ito'y makakamtan natin sa tulong niya. Amen. Di ba? Oo, I'm sure your Tita Susan and your mom are all very proud of you. Di ba? Sure. Thank you. Are they supportive of your endeavor? Ay, oo naman. Actually, yung aunt ko yung pinakaunang model namin. Kasi nung birthday niya nung August last year, yun yung ginawa namin for her, which was what we called the Inday bag. Kasi diba, term of endearment sa kanya ng uncle ko, na si Uncle Ronnie, FPJ, was Inday, which means mahal. Oo. Sarap naman pakinggan. Mahal, diba? Oo, wag ka kumontra sa set. Ito talaga, masyadong ano, masyadong stricto pa to sa nanay ko. Pag may nang ako nagpaparamdam sa akin, teka, hindi pwede yan. Hindi naman sa rin maramdaman. Grabe. Kung ano yung paglalako ni Jason, ito naman ang pagka-stricto nito. Oh, grabe. Sige na nga, ikaw na nga muna. Oh, last, oh, bulletin muna natin before we close. Ano ba yan? Ayan. Mga 200 mga kabataan, edad 14 at 22, mula sa Davao, nagtungo sa Davao Crocodile Park Complex noong April 30 para sa First Mindanao Youth Football Summer Sports Clinic. Bilang participating agency, tumulong ang OWA Regional Welfare Office sa pagbibigay ng pagkain sa mga lumahok. Maliban doon, 4 sa mga college scholar ang sumali sa football sessions at games. Sustaining youth empowerment through the camaraderie and openness in athletic discipline ang tema ng Naturang Football Clinic. Tinuruan ang mga lumalok sa physical fitness and warm-up exercises, group drills, one-on-one coaching on football moves, execution at actual training session. Ang First Mindanao Youth Football Summer Sports Clinic ay pinamumunuan ng Regional Youth Advisory Council or RYAC na binubuo sa iba't ibang national government agencies sa Mindanao, kabilang ang OWA Regional Welfare Office. Salamat, Relly! Thank you, Suzette. Nagkaka-migraine ako pagka yung naririnig ko minsan yung British accent. No, joke lang. Love ko yan eh. Cheryl, I'm sure marami kang nai-inspire ng mga kababaihan. And marami tayo mga listeners at mga kaibigan na hindi nila alam na meron palang ganitong worthy projects na ginagawa si Cheryl Cruz. Diba? Nabanggit mo kanina ang pagiging choosy. Kaya person na
when I talk, I walk the talk. So kung meron akong isang bagay na ina-advocate at pinaniniwalaan, siguro I have to put my I know na I am all in there. I mean, body, soul, and spirit na andun ako completely. Immersed ako doon completely. Kasi parang ano eh, para namang hindi magte-take flight ang isang proyekto kung wala ka doon. And it's not because showbiz is taking a backseat or my love life or whatever, di ba yung ganyan? But the thing is, for me, it is enough and it is already... Balance lang naman. It is already enough and it already completes me, the person who I am, na nakakatulong ako sa ibang tao kasi... Like me, 'di ba? Pag ikaw natulungan ka ng isang tao, ng ibang tao, 'di ba? Then you would like to do the same thing for others. Bibigyan lang ako ng analogy. Nakakita na ba kayo ng palanggana na may still water? Mm-hmm. Kahit nga patakan mo lang 'yun ng maliit na maliit na maliit na patak ng tubig. Makita mo meron siyang ripple effect. That's how it is when you help others. Yeah, nako naman nakakatuwa, no? Very touching yung mga sinasabi nyo and I'm very proud na kaibigan ko rin to si Attorney Faye. Ibig sabihin, may katotohanan din pala ako, diba? Oo, salamat naman, Attorney. Alam ko na kung bakit kanya ngayon gusto. Kasi may katuturan. Oo, kasi diba ang hirap naman. Substance. Kung puro salita lang or puro lang pa photo ops, diba ang hirap naman kasi yung puro ganon. Siguro ako yung tipong tao na medyo nahiya nga ako eh. Ipagsabi, diba yung ganon? Oo, alam mo, I'm... sad to say, but wala na tayong oras. Actually, overtime na naman nga pala tayo. Magagalit na yung kasunod natin. So, nagpapasalamat tayo. Of course, ating kaibigan na si Attorney Faye Isagire. Again, Sinson. Attorney, thank you. Sana huwag ka madadala. Lagi kang lagi ka magkukuha sa amin. Sana magayong magsawang mag-imbita. Oo, thank you very much. And of course, for inviting our... special guest for today na si Ms. Cheryl Cruz. No? Thank you very much sa inyong dalawa at sana huwag kayong magsasawa, no, sa paggawa nyo ng mga makatuturang bagay, no, to make a difference, to empower women. No? We need a lot of this, no, lalo na ngayon sa mga panahon na to na minsan talagang maraming mga nangyayari sa kapaligiran natin na nakakawalang gana at parang ang feeling natin is, diba, na hopeless case na ng ating bansa. Pero for as long as may mga taong katulad nyo pa rin, no, si Ms. Cheryl, ikaw, Attorney Faye, then we can always look forward to something better, no? And someone we need people to inspire us, no? Always kasi may mga pinagdadaanan tayo every day eh, no? Mm-hmm. We will go back dun sa maikli ang buhay, kaya dapat everything that we do and every day should be dedicated all for the glory of God. Yes, diba? Amen. Yeah, no. So, maraming salamat sa ating mga smiley Pinoy na nakinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung mga regular na listeners na natin, na mga kaibigan natin. Thank you for joining us and I hope you have a very good weekend, no? Malapit na namang magpasukan, kaya itang ilang linggo na lang ang bakasyon at nag-uulan na, pero masarap na yung weather. Pero parang masarap may kaakap pag ganito. Masarap matulog. All the time. Lahat, no? Happy birthday, BB, in advance. Happy birthday kay Carla. Happy birthday sa lahat ng mga birthday. It's sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you very much, Josette, si Gay, Fritz, at si Marie. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Huwag po kayong magsasawa sa amin. Baka po 11 o'clock na po kami next week. So, watch out for that. Mag-a-announce po kami. Thank you very much. God bless everyone. Smiley Pinoy, you're the best. Maraming salamat po. Ulit. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you. Lagi ka nasa panaginip ko. Sana'y masabi ko sa'yo ang nagkatagong lihim ko. Ikaw ang tanging dream boy ko, mananatiling dream boy ko. Ikaw ang tanging dream boy ko. Smiley Pinoy, ikaw ang the best. Radio Inquirer, 990 AM.
Siyam na minuto makalipas ang alauna ng hapon, narito pong mga balita sa oras na ito. Pinayuhan ni Philippine Envoy to Taiwan, Amadeo Perez, ang libo-libong mga OFW sa Taiwan na kung pwede ay sa bahay na kumain at umiwas sa mga lansangan. Natatakot kasi si Perez para sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa Taiwan na napagbubuntunan ng galit ng mga Taiwanese. Nakumpirmaan niya ang insidente ng pag-atake sa isang Pilipino na pinalo ng baseball bat. Bukod pa ito sa mga ulat ng umano ay pagmamaltrato at hindi pagbibenta sa mga Pinoy sa mga palengke sa Taiwan. Tinatayang halos 87,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Taiwan. Samantala, under control na ang sunog sa Divisoria Mall bagamat hindi pa itutuluyang naaapula. Ayon kay Senior Superintendent Anderson Comar ng BFP, NCR, umabot sa 39 na oras sa kanay deklarang kontrolado ang apoy. Tinatayang aabot sa mahigit 250 million pesos ang halaga ng ari-arian na natupok. Pero kahit under control na ay patuloy pa rin ang lumalabas na mga usok galing sa ikalawang palapag ng nasabing mall. Nakastandby pa rin sa lugar ang dalawang fire trucks at isa pa mula sa pribadong grupo. Sumayon niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Racy Amado para sa Radyo Inquirer 990 AM. Pag-usapan natin ang mga isyu at balitang tampok ang bayan. Andun din yung katotohanan na maraming journalists ang dadamay na rin. Parang sa buong mundo, isa tayo sa pinakamataasang rate ng pagpatay ng journalists. Pero po, mabuti na lang ating Pangulo talagang inaayos niya yung ganyang bagay para mabigyan ng justisya. Isa-isa hinahin.